Babalik tayo 30 years ago at 8 years after ng God Valley Incident dito sa Sorbet Kingdom sa South Blue. Sa taong yun, si Kuma ay 17 taong gulang at ganap nang naging isang pastor. Gamit ang kanyang Nikyo Nikyo Nomi o ang Popo Fruit, kinamit niya ito upang pagalingin ang mga matatanda sa isla ng Sorbet at tinawag nilang itong Miracle Hand. Sa isa pang panel naman ay makikita natin ang napakaganda at paalindog na si Genie na 21 ng taong yon at di sa pag-aano, sikat na sikat itong si Genie sa mga kalalakihan. Linggo-linggo, pumapayag itong si Kuma na pagalingin ang mga tao dito sa Sorbet Kingdom as long as hindi ito sadyang malubhang sakit. Iniipon ni Kuma ang mga sakit at pagod sa katawan sa isang maliit na pop bubble. Natatandaan nyo yung ginawa ni Kuma sa Thriller Bark kay Luffy na hinugot niya lahat ng sakit at pagod sa katawan ni Luffy at inilipat sa katawan nitong si Zoro. Ganitong-ganito rin ang ginawa ni Kuma noong siya ay nasa Sorbet Kingdom. Kagaya ng ginawa ni Zoro, siya ang sumulo ng mga sakit at pagod na naipon dito sa isang maliit na bula. Isipin nyo, linggo-linggo ginawa ni Kuma ang ginawa ni Zoro. Ito'y sadyang kinalungkot nitong si Genie dahil bakit si Kuma pa ang kailangang gumawa nito? Anya, kung walang ibang gagawa nun, babalik sa mga katawan ng tao itong mga sakit na naipon dito mula sa maliit na po bubble. Wala namang magawa itong si Genie dahil yun ang desisyon ni Kuma mula nung sila ay makalaya sa kamay ng mga Celestial Dragons. Habang tayo nagpapatuloy, pabindot naman ng like, share at subscribe. Tapos i-ring mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga uploads natin. Tapos syempre, huwag mong skip yung ads. From time to time, laging inaaya ni Genie itong si Kuma na pakasalan siya na siya namang laging tinatenggihan itong si Kuma. Dahil ang rason itong si Kuma, ayaw niyang sapitin ang mga nangyari sa kanyang mga magulang kay Genie dahil may dugungang itong buhanir na alam naman natin na sa oras na malaman ng world government yon, hahantingin silang muli nito. Kung hindi mo pa alam yung nangyari sa ilang backstory ni Kuma, meron akong ginawang content noon na makikita mo yung link doon sa itaas. Ayun, no? Sa pagpapatuloy ng chapter 1097, narating ang balita kila Kuma tungkol dito sa isang nagngangalang dragon at ang Freedom Army na sadyang kanyang hinangaan dahil sa prinsipyo nitong palayain ang mga tao sa mga hari ng mga kingdom na mapang-alipusta at masama. Anya, napaka-cool nitong si dragon na balang araw ay nais rin niyang pumalaot sa karagatan at magligtas ng iba pang tao sa mundo. 22 years ago, isang malaking insidente ang nangyari. Kidnap ng army ng hari ng Sorbet Kingdom ang mga tao dito sa isla na siyang ikinagalit nitong si Kuma. Sabi ng isang sundalo ng Sorbet Kingdom kay Kuma, may karapatan ang hari ng isla na dukutin at gawin ang kahit ano sa mga residente ng south part ng Sorbet dahil iyon ang kanyang kagustuhan. Hindi sumang-ayon itong si Kuma dahil alam niya na aalipinin lamang sila nito at gagawin ang mga karumardumal na bagay sa mga tao. Sa mga sumunod na panel, makikita natin na ginamit ni Kuma ang Ursus Shock na upang palayain ang mga kinidnap ng mga tao sa southern part ng Sorbet Kingdom. Mula sa insidenteng iyon, nagdesisyon itong hari ng Sorbet Kingdom na hatiin ng isla sa dalawa. Ang north side ng Sorbet ay i-recognize na siyang totoong Sorbet Kingdom at ang south part naman ay matatanda at mga taong hindi kaya magbigay ng dulot sa kanila. Sa mga sumunod na panel, makikita natin dito sila Kuma na suot-suot ang kanyang signature hat, si Genie at iba pang tao kasama yung dalawang bata na nakita natin sa previous chapters na nang bully kay Kuma. Sa puntong yon, inatake ng Freedom Army ang Sorbet Kingdom kasama dito sila Dragon at Ivan Cove. Napagtagumpayan na pabagsakin ng Freedom Army itong hari ng Sorbet at sa punto ring iyon, inimbitahan ni Ivan Cove itong si Kuma na sumama sa kanila sa Freedom Army at iligtas ang buong mundo.
mula sa tinawag na Freedom Army, napalitan ang pangalan ng kanilang grupo sa pagsali ni Kuma at ni Jeannie at tinawag itong Revolutionary Army. Habang sila'y nasa karagatan, naibahagi ni Dragon na siya noo'y naging isang marine ngunit hindi rin niya ito tinuloy sapagkat ayon sa kanya, hindi niya nakita ang totoong hustisya sa loob. Sa oras ring iyon, nabanggit ni Dragon ang iba pa niyang plano sa Revolutionary Army at isa dito ay kinakailangan nilang makalikom ng pondo upang tulungan ng ilang mga paksyon ng rebelde at gusto niyang turuan na humawak ng sandata at kung paano lumaban para pabagsakin ang mga mapang-alipin na royalties ng ibang kingdom. Isa ito sa mga puntong sobrang hinangaan palalo ni Kuma dito kay Dragon at Anya. Susunod siya rito kahit saan ito mapunta at sagot nitong si Dragon ay hindi nagkamali sa desisyon si Kuma sa kanyang ginawa. Ilang panel bago matapos itong chapter 1097, 8 taon na ang nakalipas at 14 years ago sa isang kingdom, isa ng ganap na East Army Commander itong si Jeannie at sa panel na ito, sobrang excited siyang makita si Kuma at ang kanyang squad sa Revolutionary Army Headquarters sa Baltigo. Sa pagtatapos nga ng chapter na ito, may nagbigay ng balita kay Dragon na kinidnap itong si Jeannie mula sa hindi inaasahang kaaway. Doon nga natapos itong chapter 1097 at tinawid tayo ng konti ni Oda sa isa pang backstory ni Kuma at ilang bahagi ng istorya kung paano nabuo ang Revolutionary Army. Napansin ko lang sa huling part ng chapter na ito, binanggit na merong hindi inaasahang kaaway itong si Dragon. At ito yung mga taong pumasok agad sa isip ko. Number 1, Sakazuki Akaino. Dahil alam natin na naniniwala itong si Akaino sa tinatawag na absolute justice na kahit sino ay walang makakalamang sa hustisya ng mga Marines at tingin ko ay isa ng Vice Admiral that time. Number 2, Monkey D. Garp. Oo, alam ko at alam nyo na ama ni Dragon itong si Garp na tingin ko ang dahilan niya kung bakit niya kinuha si Jeannie ay makuhang bumalik sa Marine si Dragon at magbago ang kanyang isip. Number 3, ang dating hari ng Sorbet Kingdom. Hindi naman siguro malayo ang motibo nitong dating hari ng Sorbet Kingdom na makaganti sa ginawa sa kanila nila Dragon at iyon ang kunin si Jeannie. At ang panghuli, isang Celestial Dragon. Bakit? Kung i-relay natin ito sa present time ng One Piece at ilang mga kwento sa previous chapters, may title na The Most Wanted Criminal itong si Dragon dahil maging ang mga Celestial Dragons ay target rin ng Revolutionary Army. Kung idadagdag pa natin, maaaring gamitin si Jeannie ng mga Celestial Dragon upang madakip itong si Kuma na parte ng Revolutionary Army that time at alam natin na si Kuma ay may lahing bukanir. Again, speculation ko lang iyon at marami pang ibang magaganap sa flashback sa God Valley incident. Maraming salamat sa suporta at patuloy na panonood sa mga content na ginagawa ko. Kung may nice ka pang malaman tungkol sa mundo ng One Piece, comment down below at subukan nating gawan yan ng content. Kung hindi ka pa nakasubscribe at follow, abay pindutin mo na yan nakama. Yun lang, this is Master Kamote, see you in the next one, peace!